Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ay maglalagay na naman ako ng panibagong upgrade dito sa Nissan Navara. Yung mga nakaraang video po, meron akong in-upload doon kung saan nagpalit ako ng mga interior cabin lights at ginawa ko tong LED. So after ko nung ma-upload, mga a few days, may mga nagko-comment sa akin at nagsasuggest na kung pwede rin daw magpalit ako ng LED headlights. At ganun din, may mga nag-comment din sa akin na kung pwede ko rin daw gawa ng video yung pagpapalit naman ng LED fog lights. So, ang ginawa ko, since wala akong masyadong experience pa, wala akong masyadong alam sa mga LEDs, nagpunta ako online, specifically sa Lazada at saka sa Shopee. Doon ako nag-search, doon ko tinignan yung iba't ibang brand ng LED headlight. Tapos, ang ginawa ko lang basis kung paano ako pipili ng bibilin ko ay number one, yung price. Number two, yung review ng product. So, ang nabili ko ngayon sa Lazada actually ay itong Nobsight LED headlight. Bali, H4 po ito. Lalagay ko na lang sa description box yung link. So, ang specs lang po nito ay 6,000 yung kanyang color temperature at 30 watts. So, ang price po nito ay nasa 1,000 plus lang. Napaka-affordable, tamang-tama yung presyo. Tapos, meron din silang available na 60 watts at saka 80 watts. Pero, mahal na po yun. Halos 3,000 na ang presyo niya. So, yun po yung factor na tinignan ko. Yung price. Second is yung reviews. Napakarami rin pong reviews nito. Ibig sabihin, marami nang bumili at halos inisa-isa kong basahin yung mga reviews nito. Lahat sila sinasabi nila maganda, matibay, yung iba matagal na sa kanila hanggang ngayon working pa rin. Tapos satisfied sila yung lakas ng ilaw. Kaya nung mabasa ko 'yon, check out ko na 'to, binili ko na. So medyo matagal na rin po sa akin ito. Hindi ko lang na ikakabit kasi medyo busy ako nung mga nakaraang linggo. At saka nga po pala, gusto ko lang pong magpasalamat. Unang-una po kay Lord at pangalawa po sa lahat po ng aking mga subscribers at yung viewers po ng aking channel. Kasi po, yung pong requirements ni YouTube para sa monetization na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours ay na-reach ko na po. Bali po, itong linggo lang na ito ay na-reach ko yung 1,000 subscribers. Kaya po, masayang-masaya po ako at saka yung family ko. Tapos, yung pong watch hours, yung 4,000 watch hours, na-reach ko po yan parang itong nakaraang December lang. Ngayon, nasa more than 6,000 na po yung aking watch hours. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, yung patuloy nyo pong pagsuporta sa aking YouTube channel. Kaya nga po, yung iba pa sa inyo dyan na hindi pa nagsusubscribe, ini-invite po kayo na magsubscribe po kayo sa channel ko na ito. At malaki po kasi may tutulong noon para mas ma-improve ko pa yung paggagawa ng video at paggagawa ng magagandang contents para sa inyo. So, again, maraming pong salamat sa inyong lahat. So ngayon, balik po tayo dito sa ating topic o dito sa ating video. Ang kasama po niya sa loob ay meron po siyang gloves. Tapos meron din siyang manual. At ito po mismo yung kanyang LED headlight bulb. O LED headlight. Hindi ko po alam kung talaga tawag dito. Okay? So, maganda po yung ano niya, yung construction niya, parang aluminum, tapos may sariling fan sa likod. Okay, tara, gawin natin. Tanggalin ko muna yung halogen bulb. So, hinugot ko muna itong socket niya. Tapos meron ditong rubber protective cup na huhugutin ko lang dito sa kanyang flap. Bali ito, tanggal ko na. Tapos meron lang clip dito yan na humahawak doon sa halogen bulb. Tatanggalin lang natin sa pagkakaklip.
dito. So ito yung lumang halogen bulb. Kung mapapansin nyo, ito yung kanyang fittings na H4. Tapos ito naman yung fittings nung H4 para dito sa LED bulb. Ito twist lang natin ito counterclockwise para matanggal. So bali itong adapter nito ay una kong i-install. Ayan. Tapos ibabalik ko na itong clip. Ayan. Pagkaraan natin ibalik yung clip, install na muna natin itong rubber protective cap. So, ipapasok ko na itong LED headlight. Ang dapat na nasa ibabaw ay itong logo ng knob sight. Tapos medyo islant ko lang ng konti kasi meron ditong pin to kung saan may slot dyan na papasukan. Salatin nyo lang. Pag pumasok na tulad nito, ipupush nyo lang itong housing. Push nyo hanggang sa may turn nyo siyang clockwise para mag-lock. Ayan, nakalock na. Tapos ang panghuli ay itong H4 na plug ay ipapasok na natin dito sa socket. Okay na. Tapos ko nang install itong passenger side ng headlight. Doon naman ako sa driver side. Kung ano yung ginawa ko doon sa passenger side, uulitin ko lang dito sa driver side. Tatanggalin ko lang uli itong socket. Next, yung rubber protective cap. And then, naalisin ko yung clip. Tapos, hugutin ko na itong lumang H4 na bulb. Una ko ling i-insert itong H4 adapter na galing dun sa LED headlight. Tapos, ibalik ko itong clip. Ito ring rubber protective cap. Itong LED headlight. Push nyo lang, tapos i-twist o pihitin ng clockwise. Okay, so lastly, ay yun uling H4 socket. Testing natin.
hinintay ko munang dumilim. At ngayon, mag-testing tayo nung LED headlight. Ilagay ko muna sa low beam. Ang ganda ng ilaw niya. Malakas yung buga at maganda yung pagkaka-white ng ilaw. At saka talagang lumiwanag yung kalsada sa harapan ko. Try naman natin na mag-high beam. Okay, may napansin din ako. Bali, ibabalik ko sa low beam. Pansinin nyo na pagka ako ay naka-low, naka-wide spread yung beam ng ilaw. Simula dito sa left to right, naka-spread siya sa ilalim ng kalsada. Kaya nai-illuminate niyang maayos yung dadaanan ko sa harap. Pero tignan nyo, once na ako ay nag-high beam, yung spread ng kanyang light ay magiging narrow, hindi na widespread. At magko-concentrate siya doon sa center o sa gitna. Tignan nyo, i-high beam ko ha. See? Yung mga magkabilang side ko dito sa driver side at sa passenger side, nag-dark siya, di ba? Dahil yung beam niya ay nag-concentrate lang doon sa middle o sa gitna. Kaya maganda ito dahil hindi ako makakasilaw sa mga kasalubong ko sa kalsada. Again, low beam, wide spread ang beam niya. High beam ko, narrow, pero naka-concentrate sa middle. Ang ganda. Bilib ako dito sa knob sight na LED headlight. Na-testing ko na at nagustuhan ko rin yung knob sight na LED headlight. Bali, yung next video ko, ito namang dual color fog light ang aking i-install. So again, ang gaganda ng mga nagiging experiences ko sa paglalagay ng LED. Talagang nagugustuhan ko siya. Ito namang dual color na ikakabit ko next time, medyo mataas din ang expectation ko rito. Palagay ko magugustuhan ko rin itong isa na to. So again, sana may natutunan uli kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.